Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy, sa mga bagong salita dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Mag-empake ka na, Trixie. Nag-chat na ang tiyahin mo. On the way na daw sila. Yung mga sinabi ko sa iyo ha, huwag na huwag mong ipapahiya ang pamilyang pinagmulan mo. Pupunta ka sa syudad para magtrabaho. Tutulungan mo kami. Alam mo naman ang buhay natin. Sana maintindihan mo kami ng nanay mo kung bakit kami pumayag na mamasukan kang kasambahay. Pasensya ka na anak. Ang sabi ng aking ama, maintindihan? Paano ko po kayo maintindihan? Tay, nay, hindi ko nga lubos may isip eh, kung bakit kayo ganyan. Ang sipag niyong gumawa ng mga bata. Sana naman, maisip niyo din ang kinabukasan namin bago kayo gumawa. Napakahirap na nga lang ang buhay. Tapos, ganito pa. Huwag na sana kayong mandamay pa ng mga batang musmus. Tama na, nay, tay. Pwede ba? At habang patuloy ako sa pagsasalita, nung bigla akong natigilan at napahawak na lang sa kaliwang pisngi ko dahil sa malakas na sampay ng aking inay, sabay sabing, ang kapal ng pagmumukha mo, anak lang kita, kaya wala kang karapatan na pagsabihan mo kami ng ganyan. Baka nakakalimutan mo na. Kung wala kami ng tatay mo, wala ka din ngayon. Matuto kang rumespeto. Ako ang ina mo. Inuulit ko. Trixie, wala kang karapatan. Kung alam ko lang na ganito pala ang gagawin mo, edi sana, noon pa lang, pinalaglag na kita. Ang galit na sabi ng aking ina. Sa mga sinabi ng aking ina, hindi ko napigilan ang sarili kong sagutin siya. Alam mo, Nay, kung pwede lang sanang mamili ng mga magulang, hindi po kayo ang pipiliin ko dahil makasarili kayo. Yung mga pansariling kaligayahan niyo lang ang iniisip niyo. Paano naman kaming mga anak niyo? Kami ba ang magsasakripisyo? Kami ba ang maghahanap ng makakainin namin? Ano pa ang silbing naging magulang kayo kung hindi nyo naman pala kayang gampanan ang pagiging mga magulang? Ang gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ay yung ginagawa nyo. Pasensya na kayo sa inasal ko. Hindi sana mahirap ang buhay natin. Hindi sana ako aalis. At hindi ko sana iiwan ang mga kapatid ko. At mas lalong, hindi sana ako magtatrabaho. Pero, sige po. Para wala kayong masabi, magtatrabaho ako para sa mga kapatid ko. Magtitiis ako dun, alang-ala sa kanila. Sige po. Aayusin ko na ang mga gamit ko. At nakakahiya kay Tia kung hihintayin niya ako ng matagal. Nung nasabi ko ang mga yan, agad ko nang inayos ang mga gamit ko. At pagkalipas ng halos isang oras, dumating na nga si Tia Cora. Kasama niya ang asawa niyang si Tio Dado. Si Tia Cora ay may sarili siyang negosyo. Araw-araw siyang umalis.
at si Tio Dado naman ay isang inhinyero. Once a week lang itong umuwi. Wala pa silang anak. At ang sabi nila, hindi pa daw sila handang magkaroon ng anak. Dahil alam nilang hindi basta-basta ang magkaroon ng anak. Buti pa nga sa kanila eh. Kung sino pa yung mayaman, ay sila pa yung may mga plano sa buhay. Samantalang, paggaya namin, sige lang ng sige, bahala na bukas. At yun na nga, pagkatapos ang pag-uusap nila nanay at dun sa mag-asawa. Umalis na kami. Hindi na ako nagpaalam sa mga magulang. Habang nakasakay kami sa kotse, si Tia ang bumasag sa katahimikan. Trixie, pinilit ka ba ng mga magulang mo? Napapansin kasi namin na malungkot ka, na parang galit. Hindi ka na rin nagpaalam sa kanila. Kung okay lang sa'yo, pwede mo bang sabihin ang dahilan kung bakit ka ganyan? Ang nag-aalalang tanong ni Tia Cora. Pasensya na po, Tia. Pero, nainis lang kasi ako. Bakit ganun? Hindi man lang nila iniisip yung mga kinabukasan namin. Ang sipag nilang gumawa ng bata. Tapos, heto kami ngayon. Kami, yung magsasakripisyo. Tinitiis namin ang sobrang hirap ng buhay. At ang gusto pa nila, huwag kaming magreklamo. Eh, anong gusto nila? Hahayaan na lang namin na ganito? Buti sana kung sila lang yung nahihirapan. Gaya ngayon, kailangan ko ng magtrabaho. Kailangan ng kumayod para makatulong sa kanila. Kung tutuusin po, Tia, hindi ko po yun responsibilidad. Dahil obligasyon nilang pakainin, palakihin, at sana pag-aralin pa. Pero wala po eh. Hanggang dito na lang siguro ako. Hindi ko man lang maranasan ang mag-aral sa sekundarya. Hay, buhay nga naman. Pasensya na po kayo, Tia Carol. Tio Dado, ang sagot ko. Trixie, nauunawaan kita dahil ganyan din ako noon. Pero nagsumikap ako. Nagsariling sikap ako noon. Gaya din sa iyo. Namasukan din akong kasambahay. Pagahugas ng mga plato, labandera, lahat ng racket pinasok ko. Basta, makapagtapos lang ako sa pag-aaral. Trixie, bata ka pa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung gusto mo, tutulungan ka namin. Basta, ayusin mo ang pagtatrabaho mo. Pag-usapan namin ang tiyo mo kung anong tulong ang maibibigay namin sa iyo. Ang sabi ni Tia Carol. Sa mga sinabi ni Tia, halos hindi ako makasagot. Lalong-lalo na nung narinig kong tutulungan nila ako. Natahimik na lang ako noon at hindi ko na napigilan ang luha. Umiyak na ako that time nung biglang huminto ang kotse. Nakarating na pala kami. Hay, salamat. Nakarating na rin tayo. Trixie, baba ka na dyan at kunin mo na yung mga gamit mo. Ang sabi ni Tia Carol. Bumaba na nga ako noon mula sa kotse at kinuha ko na ang mga gamit ko. At pagpasok namin sa loob ng bahay, bumungad ang napakaaliwalas na sala. Dagdag pa niyan ang sofa na sobrang ganda. Wow, Tia! Ang ganda naman tong bahay niyo. Grabe!
Ang laki at ang ganda talaga ang wika. Trixie, bahay mo na rin to. Dahil dito ka na tumira. Sige, maupo ka muna at pag-usapan natin yung tungkol sa'yo. Next week, sasamahan kita para magpa-enroll ha. Kausapin ko yung kaibigan kong magiging teacher mo. Ako nang bahala sa mga gamit mo. Pero, gaya ng sinabi ng tiyahin mo, kailangan mong magtrabaho ng maayos dito sa bahay. Isipin mo lang lagi na bahay mo na rin to. Kaya, maglinis ka ng maayos. Ang sabi ni Tiyo. Talaga po, Tiyo. Maraming salamat po. Ang sagot ko, sabay yakap sa kanya. Nakaupo si Tiyo that time. At yung pagyakap ko sa kanya, alam kong naramdaman niya ang aking katawan. Lalong-lalo na sa aking harapan. Medyo nag-iba kasi yung mukha niya noon. Nakita ko din na kinagat niya ang labi niya. Paano yan, Trixie? Okay na ha? Sige, sumunod ka muna sa akin at ipapakita ko muna sa iyo ang magiging kwarto mo. Sumunod nga ako kay Tia Carol. At nakita ko yung pasimpleng sulyap ni Tiyo Dado. Lalong-lalo na nung nakatalikod na ako. Pataas, pababa yung tingin niya. Yung mga napapansin ko kay Tiyo, hindi ko na yon iniisip. Ang nasa isip ko na lang nun, yung sinabi nilang mag-aaral ako. Naging maayos nga ang pagtira ko sa bahay ng mag-asawa. Pinilit kong pagsabayin ang pag-aaral at ang pagiging kasambahay. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa sa akin dahil nakikita nila ang pagpupursige ko. Hanggang sa hindi namamalayan na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Sa wakas, nakapagtapos na rin ako ng secondary. At sa aking pagtatapos, meron din namang konting salo-salo. Pagkatapos ang kainan, nag-inuman na sila. Si Tia ang unang nalasing, kaya ako na yung nag-asikaso sa mga bisita. Marami din ang mga dumalunod. Karamihan sa kanila, yung makasamahan ni Tio sa trabaho. At isa sa kanila, ang lumapit sa akin at tinanong ang pangalan ko. Siya si Dominic, isang inhinyero at ang sabi niya, isa na itong byudo. Nakakatuwa siyang kausap dahil madaldal ito. Hindi pa sana siya babalik sa lamesang pinagiinuman nila noon. Kaya lang, itong si Tio Dado, tinawag niya si Dominic. Bumalik na nga noon si Dominic at naiwan akong nakangiti pa rin. Mabait kasi siya, masayahin at higit sa lahat, kalug siyang kausap. Tawa ako ng tawa nung nag-usap kami. At habang iniisip ko si Dominic, nung hindi ko namamalayan na lumapit si Tio Dado. Oh, Trixie, ba't ang saya mo? In love ka na ba kay Dominic? Nako, mag-ingat ka ha. Babaero yun. Huwag kang magpabadala sa mga matamis na pananalita niya. Baka nabanggit niya sa'yong byudo na siya. Oo, walang asawa yun. Pero, marami siyang mga babae. Huwag mo sanang kalimutan yung mga sinabi ko. Sige na, matulog ka na. At ako nang bahala dito. Baka mamaya, mauto ka pa ng lalaki na yun. Ang sabi ni Tio Dado. Maraming salamat po sa concern. Huwag kang mag-alala, Tio, dahil palagi kong tatandaan ang mga sinabi mo. Salamat po, Tio. Ang sagot ko sa kanya, sabay iya. Tatanggalin ko na sana ang pagkakayakap ko sa kanya nung naramdaman kong yumakap na rin siya at lalo pa niyang inigpitan.
yung kamay niyang nasa aking likuran. Naramdaman kong unti-unti nang bumababa. Nahawakan niya ang wet packs ko. Hinila niya yon palapit sa kanya. At doon ko na naramdaman ang hindi ko dapat paramdaman. Nagulat ako sa ginawa niya. Pero hindi ko naman siya kayang pigilan. Ewan ko ba. Maya-maya pa ay narinig namin ang boses ng mga kaibigan niya. Uuwi na daw sila. Mabilis na kinalas namin ang mahigpit na yapos at agad na siyang nagtungo sa mga kaibigan niya. Nagsialisan na nga silang lahat at nung nakalista sila, heto na si Tiggy. Bumalik siya sa aking kinaroroonan. At nung time na bumalik siya, wala na itong damit pang itaas. Kinabahan ako nun. Kaya, mas minabuti kong iwasan na lang siya. Kaya lang, hinawakan niya ang kamay ko. At agad kaming nagtungo sa bakanteng kwarto. Tiyo, anong gagawin natin dito? Baka kasi magising si Tiya. Siguradong magagalit yun. At papalayasin niya ako. Tiyo, marami pa akong pangarap. Please lang po, huwag mong ituloy kung ano man ang binabalak mong gawin, ang sabi ko sa kanya. Shhh, huwag kang mag-alala. Tulog ng tiyahin mo. At siguradong hindi na yon magigising pa. Kilala ko na kasi ang tiyahin mo. Halika, may gagawin tayo. At kapag sumunod ka sa mga gusto ko, ako na ang bahala sa iyo. Dito tayo, ang sagot niya. Tiyo Dado, may asawa ka na. Bakit sa akin mo to ginagawa? Hindi ka na ba masaya sa kanya? Hindi mo ba siya mahal? Ang tanong. Alam mo, Trixie, lalaki ako. At gusto kong magkaroon ng anak. Kaya lang, ayaw nang tiyahin mo. Ang gusto lang niya, magparami ng pera. Sa totoo lang, nawalan na ako ng gana sa kanya. Dahil, ayaw naman niyang ibigay ang gusto ko. Alam mo, nagawa ko na din to sa iba. Pag nasa trabaho ako, hindi lang isang babae, Trixie. Marami din sila. Pero, kapag pumayag ka sa gusto kong mangyari ngayon, pangako, ikaw na lang, hindi na ako maghahanap ng ibang babae. Alam mo, Trixie, nagseselos ako. Kaninang, nakita kong masaya ka kay Dominic. Sana, ako na lang siya, para maging akin ka na. Pwede bang ako na lang? Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Lahat-lahat ang sambit niya. Tiyo naman eh, huwag ka nang magselos. Wala po kaming relasyon, ang sagot ko sa kanya. Kung wala kayong ugnayan, pwede bang tayo na lang? Sa mga titig ni Tiyo Dado, parang nagmamakaawa siya. Kaya yun, hindi na rin ako nakatanggi. Tumango-tango na lang ako bilang pagsang-ayon sa gusto niya. Nung gabing yun, may namagitan sa akin. Sobrang saya niya nung pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Lalong-lalo na nung napatunayan niyang siya yung nauna. Pagkatapos ang kaganapan na yun, iba na yung pagtrato niya sa akin. Sa katunayan, parang asawa na yung tulong niya sa akin. Lalo na pag wala si Tia. Naging masaya naman kami noon kahit na patago at talagang nakakatakot. Kaya lang, ang lahat ng saya may kapalit dahil yung ginagawa namin ni Tia ng patago, nagbunga ito. Oo, nabuo ang bata at ayaw kong malaman yun ng tiyahin ko.
Umalis ako sa bahay ng mag-asawa at hinanap ko ang lugar ni Dominic. Sa awa ng Diyos, nahanap ko ito at tinanggap niya ako. Walang naging sagabal dahil wala naman silang anak ng unang naging asawa niya. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan ko. Nag-iusap ko sa kanyang itago niya ako. Sinabi ko sa kanyang huwag niyang sasabihin kay Didi. Nabuntis ako. Nangako naman siyang hindi na kailangan na malaman pa niya. At ang labis kong kinagulat nung sabihin niyang aakuhin niya ang batang anak namin ni Tio Dad. Umiyak ako ng umiyak no. Nagpasalamat ako sa kanya dahil sa kabutihan niya. Ang sabi naman niya, gusto rin daw niyang magkaroon ng anak at tila kaming mag-ina ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Inamin niya kasing paog siya, kaya gusto niyang angkinin ang bata. Hindi na ako tumanggi nung sinabi niyang aakuhin na niya ang bata. At pagkalipas ng 9 na buwan, nanganak na ako. At ang pinakamasakit sa lahat, kinuha niyang ninong ang tiyuhin ko. Yung taong ama ng anak ko, ninong na lang niya ngayon. Alam kong masasaktan si Tiyo pag malaman niyang lahat. Pero, nangako naman si Dominic na, iingatan niya ang lihim na ito. Sobrang saya ko dahil si Dominic ang natagpuan ko. Sa ngayon, malaki na yung anak ko. Sobrang close nila ni Dominic, kahit hindi niya ito alam. Talaga sigurong ganun ang buhay. Hindi maiwasan ang mga pagsubok. Sinubukan man ako, pero naging manatag pa rin. Pagdadasal at tiwala sa ating may kapay. Yan yung pinakamahalaga sa lahat. Dito ko na po, winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Tix. At yan po mga ka-fresh, ang istorya ng buhay mula kay Trixie. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!